So guys, tignan natin kung ano yung sira. Kung ito ba. Kasi ayaw mag-pre-wheel, oh. Tanggalin natin yung caliper. Tanggalin natin itong speedometer. Tignan natin kung mag-pre-wheel. Pag nagpapalit tayo ng bearing guys, laging sabay kasi panigurado yung kabilang side, stress na rin yun. So pagpapalitan natin, dapat kabilaan. So guys, tignan natin kung ano yung sira. Kung ito ba. Kasi ayaw mag-pre-wheel, oh. Tanggalin natin yung caliper. Tanggalin natin itong speedometer. Tignan natin kung mag-pre-wheel. Paalis na sana tayo guys. Biglang magkaroon ng problema. Guys, ito wala na yung speedometer. Wala na yung caliper. Pero mahigpit pa rin yung under ng gulong. Walang pre-wheel. So, tingnan natin yung bearing naman guys. Axle, OE. Dito, spacer. Speedometer, gearbox. Ito dito, okay pa naman. Tanggalin natin itong rubber cup. Sira na yung dust boots niya. Oh, yung bearing natin is kalub na. Eh. Kita niya guys. So ang pagsilsil sa bearing guys, sa opposite side yung butas, tapos yung outer diameter or yung outer lip ng bearing, yun yung pupukpukin mo. Iniiwasan kasi natin pukpukin yung inner or yung gitna ng bearing, baka humiwalay yung outer part o pagka talagang basag na yung mga bulitas.
nagpapalit tayo ng bearing guys, laging sabay kasi panigurado yung kabilang side stress na rin yun. So pagpapalitan natin dapat kabilaan. So linisin lang natin to using diesel. So itong yung isang bearing na buka pero hindi na natin gagamitin yun. Ito yung sira. So ang hanapin natin na sukat ng bearing na replacement is kita ba 6300. So nakabili na ako ng bearing replacement dahil ito yung magandang klaseng brand Koyo. Yun nga lang, hindi siya yung sealed bearing. Pero anyway, may dust seal naman ito, abilaan, tsaka yung speedometer gear box. So, hindi naman siya kailangan talaga ng sealed bearing. Ito yung mga ginagamit sa mga engine. Koyo. 6300 din siya. So, mas matibay ito. Sa Japan. May technique para mas madaling ipasok yung mga ganitong bearing. Kasi ito, para hindi na tayo magsisinsil, para hindi na natin putukin yan. Papakita ko lang sa inyo. So habang pinapasikip natin yung bearing, no, paliliitin muna natin. Linisin na lang natin yung mga ibang parts. So, sinisingkit lang to, dust seal. Tapos yung gear niya. So ayun na, linis muna natin.
Ayan. Kita nyo guys, nag-compress na siya. So ang bearing madali na ipasa. Nag-compress yung bakal niya. Ito medyo masikip ng konti. Kuha tayo ng socket na sinlaki nito. 24. So, paghahanap kayo ng socket, guys, dapat yung sukat dito sa outer ano lip ng bearing. So ito hindi natin tapinres. So sa siyang lumubog. Lagyan natin ng grasa. Natin yung dust seal. Uy, I forgot. Guys, nakalimutan natin yung ibalik to. So, buti maluwag lang tong kabila. Ayan. Spacer.
free wheel pa rin. Lagyan natin yung caliper. Oh my God! Wow! So guys, ito rin napansin ko rin during editing ng video. So gagawa na rin natin ng teaser para sa ating next content. Yung ating pipe, lalo pag binibirit. Yan. Nakakahiya kasi tunog lata. So titignan natin kung bakit ang pangit ng tunog. So ang ating muffler nga pala ay Exos R6. Pero I suspect na hindi na to yung stock na Exos R6, no? So guys, ayun, napalitan na natin yung ating bearing. Siguro dahil din dito, no? Sa rough road ni, ano, na dadaanan natin. So pag bibili kayo ng bearing, siguraduhin nyo lang na Japan yung ipabalik nyo. Saka, yun, may kalog na yung gulong. Pag liliko kayo, medyo lumalaban yung gulong. Saka hindi mo pwedeng bitawan ng no hands yung manibela. Lilikot. So yun guys, maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo dun sa video natin. Thank you.